Magandang araw mga paps, mga calls. Guys, ngayong araw ay mag-unboxing tayo ng Joyroom suction cup carphone bracket at saka Joyroom 9-in-1 car cigarette 154 watts fast charger car cigarette port. I-install natin to guys, pagkatapos natin to i-unbox, i-install natin to sa ating Suzuki TDA64. So open na natin. Balot na balot talaga siya. Daming packaging tape. Ito guys ang Joyroom car suction phone holder. Gamit natin ito is ididikit natin siya sa windshield. Tapos pwede na siyang lagyan ng ating cellphone. Or kung gusto mo handsfree ang cellphone natin, hindi na alog-alog, naka-bluetooth sa ating sasakyan, saksak lang siya dyan. Tapos ito namang isa, Joyroom 154 watts multi port, cigarette port, saka may USB charger pa siya. Ayan. Tatlong cigarette port yan. Pwede saksakan ng lighter, saksakan ng ating dashcam. Kaya pinila natin, marami na siyang port, para hindi natin alam kung aring paggagamitan natin. So ngayon, i-open na natin tong suction carphone holder. Ayan guys, mukhang matibay naman siya. Tapos ang kanyang suction mayroon pang pandikit, no? Hindi basta-basta siya mahuhulog kasi magsasuction pa siya at may pandikit pa. So matibay talaga siya pag dinikit natin sa windshield natin. Tapos mayroon siyang hawakan pag tinanggal natin para mawala yung suction niya at marilis ang hangin. Tapos adjustable lang ano, adjustable ang kanyang lapad ng holder. Hindi siya binatin. Malapad siya. Pwede maliit na cellphone, pwede malaki. Siguro yan mga ano, siguro ito mga more or less 4 inch ang lapad ng maximum niya. Tapos naikot-ikot niya ang kanyang ulo, yung holder niya mismo, parang si Los Biminda, naiikot ang ulo. Ayan, para yung kanta ni ano, Freddy Aguilar, Los Biminda. Pinaikot-ikot ang ulo. Pwedeng i-tilt,
pwedeng ikot-ikot. Pwedeng patayo ang cellphone, pwedeng pahaba. Palapad pala. Yan. Tapos mayroon siyang lock sa likod na iniikot para hindi na siya gagalaw. Itong lever naman, yan ang pag-release ng suction. Pag-release niyan, pag pinihit natin yan, hindiin natin yan, mag-create siya ng suction sa ating windshield. So maglalock na yan. Pag nirelease natin, bibitaw ang suction. Tapos sabay, hawakan yung nakausli na rubber para hindi mahirap tanggalin. Meron din siyang lock sa liig. Pwede natin siyang baliktarin kung saan tayo hiyang sa pagkalagay ng ating cellphone. Pwede nating baliktarin ang kanyang liig. Pareha sa kanyang ulo na pwedeng iikot-ikot, pwede rin yung liig ipaikot-ikot. Baliktarin natin sa likod. Ihitin lang natin yung ano, ipitin lang natin yung lock niya na dalawa magkabilaan. Yan sa harap at saka yung sa likod. Ganito pagka ipit niyan, tapos mahuhugot na yan. Tapos, pwede mo nang balik uli, nakatalikod na. Nakaharap na siya sa likod. So, yan, depende na yan sa gamit natin. Kung anong magandang posisyon. So, ayan. Susunod naman natin itong ating multi-port cigarette lighter. Open na natin. Kagandahan nito guys, kasi ang USB niya is 5 port. Mayroong 4 sa main unit, mayroong isa pa sa bali 6 pala ito, 6 na port. May 4 sa main unit, sa adapter niya may 2. Yan. Sa main unit 4 'yan. Ang napapansin niyo may green dyan na port. Ang green na port na yan ay quick charge. Kung napansin nyo sa cellphone ninyo, pag nag-charge sa mga bagong cellphone na model, pag nagsaksak kayo ng charger, may lalabas na turbo charge. Kung compatible yung cellphone nyo sa charger, lalabas turbo charge. Ang pinakalitest, turbo charge. Yung sinusundan ng turbo charge yung quick charge. So itong cigarette lighter port natin dito na multi-port is pwede siya sa quick charge kung compatible sa cellphone ng mag-charge ng quick charge. Kasi mayroong cellphone na hindi compatible, wala siyang app na gano'n na may quick charge. So ito, sa bawat port, mayroon siyang switch. Pwede mo siyang manual on, off sa bawat port. May individual siyang switch. Yung napapansin nyo, dito sa ibabaw, mayroon siyang button bawat isa sa bawat port ng cigarette port.
yung tatlong puting USB charge dyan, USB port, ang charging niya is regular lang, regular charging. Matagal siya mapuno pag nag-charge ka, matagal mapuno ang cellphone. Kasi nga, regular charging. Yung green, yun ang quick charge. Yung green na yan, yung nasa bandang kanan sa baba. Yun ang quick charge port, USB port. Kapareha yan sa adapter na green din ang USB port. Yan, makikita nyo. Yan, green yan. So, quick charge din yan. Tapos may maliit pa sa baba. Hindi ko alam kung anong klaseng USB port yun sa baba. Hindi ko na nabasa pa ang manual pala. So, pwede kang direktang mag-charge dyan. So, ayan. Sana nagka-idea na kayo sa ating unboxing. Salamat!